Yo, what's up mga kapopcorn? It's me, Timing Chain, and welcome to my vlog. Naka-extend pa rin yung ECQ natin. So, gagawa tayo ng video na things you must do kung meron kang brand new na CRF150R. So, siguro sasabihin na nga natin na things you must do when you have a brand new motorcycle. So, alright! So, syempre, unang-una, i-consider natin mga kapopcorn is yung pag-regrease ng mga bobing parts or yung mga bearings niya. So, syempre, unang-unang bearing na i-regrease natin, i-consider natin is yung T-post bearing. So, saan nga ba yung T-post bearing ng motor, mga kapopcorn? So, eto yung T-post bearing niya. Yan, sa makikita no, yan. Yan yung T-post. So, sa loob niyan, dito, sa taas, at sa baba, meron niyang dalawang bearing. Depende yun sa motor, mga kapopcorn. Since nga sa akin, yung CRF150R is naka-knuckle bearing. So, siguradong walang grasa ito, mga kapopcorn. So, need natin itong i-regrease para for smoother handling. Siyempre, para iwas na din sa disgrasya. So, the next bearing, mga kapopcorn, ito, depende ito sa motor. So, since nga sa akin, is naka-monoshock ako with linkage. Yan, makikita nyo. Yan, meron dyan bearing, mga kapopcorn, dito. Tapos dito, tapos dyan. So, yung bearing nito is naka-stick bearing. So, ganun din dito sa swing arm. Ewan ko kung makikita ba sa video, pero sa ibang motor kasi, bushing lang yung nakalagay dito. So, sa akin, meron bearing sa swing arm, meron bearing sa linkage. So, dapat din yan i-grease para mas smooth yung play ng suspension natin. At syempre, huwag natin kakalimutan yung mga wheel bearing. Yan, wheel bearing natin. Dito sa harap, meron dalawa. Dito. At saka dito. Sa likod, meron din dalawa. Dito. At saka dito. Pero depende yun sa mga motor, mga kapopcorn. Since nga na, kung naka-underbone ka, at example, XRM125 or XRM110 or Wave 100. So, kung naka-underbone ka, mga kapopcorn, tatlo yung bearing yun sa likod. So, meron siyang bearing on the wheel bearing na which is dalawa at sa rear sprocket na which is isa. So, depende din yun sa motor, mga kapopcorn. So, bakit nga ba kailangan natin i-regrease yung mga moving parts natin, mga kapopcorn? So, since nga nabago yung motor, I'm sure na paglabas dun sa kasa is meron siyang konting grasa lang. Take note, pagbago yung motor mo, paglabas nun sa kasa, konting-konti lang yung grasa niya sa mga moving parts. So, on the side of preventive maintenance, so kailangan natin siyang i-regrease para smooth yung play niya, smooth yung takbo niya, at para hindi na rin masira. So the next step, mga kapopcorn, so kung nakita nyo yung previous video ko, in-adjust ko yung throttle free play niya. So, kung bago yung motor mo, try to consider na i-adjust or i-check yung throttle free play niya kung nababagay ba sa gusto mo. So, depende din yun sa rider. Pero, based on Honda, sa owner's manual ko, yung throttle free play ko lang dapat is nasa 0.3 mm. So, depende sa rider. Kasi, meron rider na mas prefer niya yung malaki yung gap or yung free play. So, meron din na konti lang. So, yung advantage ng konting free play is more responsive yung throttle. So, yung disadvantage niya naman is kapag na-aksidente mong napiga yung throttle, is magre-response agad yung engine. So, depende na rin yun sa rider, mga popcorn, based on personal preference nila yun at sa comfort nila. So, the next thing you must consider, mga kapopcorn, is yung fork seals natin. So, saan nga ba yung fork seal? So, yung fork seal natin, mga kapopcorn, yun yung nagsiseal ng oil sa ating suspension para hindi tumagas. So, eto yung fork seal. Yan, dyan. So, since nga na naka-inverted fork ako, yung fork seals ko is nakaharap sa ibaba. So, kung naka-standard telescopic fork ka, yung fork seals mo nakaharap sa taas. So, kasi baliktad ito eh. Ito yung telescopic niya, yung inner tube, ito yung outer tube. So, kung naka-traditional na telescopic fork ka, so sa taas yung inner tube, sa baba yung outer tube. So, nakapataas yung fork seal. So, kung may tagas yan, mga kapopcorn, at bago yung motor mo, syempre, unang-unang mong gagawin is magreklamo ka sa dealer mo. So, ganun din sa likod, mga kapopcorn. Yan, dyan sa shock absorber. So, ito, sa pagkakaalam ko, disposable to eh. Pero depende din sa motor. Meron din naman kasing hindi disposable at pwede ma-repair.
And speaking of leak mga kapopcorn, syempre check nyo rin yung engine nyo kung meron ba siyang leak. So kung bago yung motor mo at may leak yung engine niya, syempre ibig sabihin nun is factory defect. So paano nga ba i-check yung engine leak sa makina natin mga kapopcorn, no? So syempre kung ano lang yung makikita natin, visible din naman yon. Example, bago yung motor natin, nagamit na natin within 100 kilometers or mga 500 kilometers. So, kung may leak yung makina, lalabas at lalabas yun. So, check nyo yung mga seals. Katulad nito, sa Kickstarter, meron dyan oil seal. Sa dipstick, dyan, sa mga gasket nya, check nyo na lang mga kapopcorn. Halos lahat ng mga connecting parts, i-check nyo kung may nag-leak na oil. So dapat walang leakage yan mga kapopcorn, since nga nabago yung motor mo. So ngayon, na-check na natin yung mga leaks, mga seals, mga bearing nya mga kapopcorn. So pwedeng-pwede na natin sakyan yung motor natin. Pero wait, bago natin i-long ride, bago natin i-brake in yung motor natin, syempre, i-check natin yung oil level. So baka malay natin, konti yung oil na galing sa kasa or sobra yung oil na galing sa kasa. So dapat talaga natin i-check yung oil level natin mga kapopcorn. So paano nga ba i-check yung oil level natin na mga kapopcorn? So syempre dito sa dipstick, yung tinatawag sa dipstick na yan, sa makikita nyo sa previous vlog ko, meron dyan oil level indicator. So oil level indicator, dapat nakapasok yung oil level indicator, yung oil level I mean, sa in between of the oil level indicator, yung lower indicator at yung higher indicator. Yan sa makikita nyo sa picture na ipa-flash ko sa screen, yan yung higher at lower level oil level indicator. So dapat nasa gitna, hindi sa sobra at hindi ko konti sa oil level indicator. Alright, so alright, sabihin na natin na na-check mo na lahat, na-check mo na yung bearings, na-check mo na yung oil level, check mo na lahat. So kung ano pa bang dapat natin i-check, syempre pagkagaling sa kasa, once na, isa sa pinaka na notice ko kapag bibili ka ng bagong motor, pagkalabas mo sa kasa, hindi chine-check yung tire pressure. So ilan nga ba yung tamang tire pressure sa motor? So depende yun sa motor mga kapopcorn, at depende din sa sakay mo. So since nga sa akin, sa owner's manual ko nakalagay front and rear 22 psi, regarding sa may back ride or wala. So check mo yung gear mo. So paano mag-check ng tire pressure? Syempre dito sa pito natin, kukunin natin tong cover. So sa cover natin, pupunta tayo sa vulcanizing shop or sa mga gasoline station na may tire pressure gauge. So pagka-insert natin ng tire pressure gauge dito sa pito, lalabas din yun kung ilang yung pressure ng ating PSI, yung ating gulong. So on the front, kailangan ko ng 22 psi. Sa likod, kailangan ko rin ng 22 psi. So sa mga enduro bike mga kapopcorn, makikita mo rin dito sa swing arm, yan, na makikita nyo yung regarding PSI level sa motor ko yun. So makikita nyo 22 psi. So pagkatapos mong i-check yung tire pressure mga kapopcorn, syempre for the safety natin, ano ba bang kailangan natin i-check? So syempre, hindi pa natin na-check yung brake system ng motor natin. So pag-check ng brake system, check mo yung mga brake fluid mo. Pero depende to mga kapopcorn, na brake fluid is kung naka-disc brake ka sa motor mo. Kung hindi ka naka-disc brake, example drum brake yung harap mo, drum brake yung likod, huwag ka nang mag-check ng brake fluid. Pero kung naka-disc brake ka sa harap, i-check mo yung brake fluid. So paano nga bang mag-check ng brake fluid mga kapopcorn? So mag-check mo yung brake fluid mo doon sa mismong brake master mo. So yung brake master sa harap is nasa dito. Yan, sa makikita nyo mga kapopcorn, yung yellow is yun yung brake fluid natin. Tapos eto, meron siyang lower indicator. So once na bumaba na yan yung yellow na yan sa lower indicator, is dapat na nating i-refill yung brake fluid natin para kumapit yung ating preno. So sa likod na naman, example, naka-disc brake ka rin sa likod katulad ko. So dito yung brake master natin, eto, at eto yung brake fluid tank niya. So yan, iwan ko kung nakikita ha, pero eto may upper mark siya, dapat hindi susobra dyan yung brake fluid, at dito may lower mark siya, dapat hindi bababa dyan yung brake fluid. So yun mga kapopcorn, dapat din natin check. So
syempre sa pag-check naman kung gumagana nga ba yung preno natin, tatakbuhin natin ng konti, tapos check natin yung brake sa harap at check natin yung brake sa likod. And last but not the least mga kapopcorn, syempre i-check natin yung mga lights nya. So yung lights is meron tayong headlight, tapos mga signal light sa harap, signal light sa likod, kung gumagana nga ba yan lahat. So syempre dapat gumagana yan para hindi tayo mahuli ng LTO. So yung tail light kung gumagana ba, yung stop light, signal light sa likod, signal light sa likod. Syempre dito yung plate light, yan sa makikita nyo, yung plate light, yung umiiilaw sa ating plaka para makita yung plaka natin sa gabi. So sa tingin ko mga kapopcorn, yun na yung lahat na dapat natin i-check. So kung bago yung motor mo, try to consider doing that. At syempre kung luma din yung motor mo, doon na yung papasok yung preventive maintenance. Check na naman natin yan, huwag natin tulayaan yung ating motor. Nagaan natin para tumagal, at syempre para mahihatid tayo kung saan natin gusto ang pumunta. So alright, maraming salamat sa panonood mga kapopcorn. Sana patuloy kayong magsuporta sa ating channel, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, maaari kayong mag-subscribe, mag-like, mag-comment at mag-share. So maraming salamat po sa pagsuporta. Again, I'm Chin here.